upang mapataas ang produksyon ng high-value crops at maiangat ang pamumuhay at kita ng mga magsasaka, nagsagawa ang Department of Agrarian Reform sa Cavite kasama ang inspectorate team mula sa National Irrigation Administration ng final inspection sa ipinatayong 12 million solar-powered irrigation system sa Tres Cruces, Tanza at Baliwag, Magallanes. Ayon kay Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, James Arthur Dobongco, ang solar-powered irrigation system ay malapit na maipagkaloob sa Tres Cruces ARB Farmers Association Incorporated sa Sitio Gugo, Barangay Tres Cruces, Tanza, at sa Barangay Baliwag Farmers Association Incorporated na matatagpuan sa Magallanes. Sinabi ni Dobongco na maaaring patubigan ng proyekto ang 32 ektarya ng lupang pang-agrikultura na pangunahing pakikinabangan ng 24 na kabahayan na mga agrarian reform beneficiary at iba pang mga kalapit na mga magsasaka. Binigyang diin din niya na ang pagtatayo ng solar-powered irrigation system ay magsusulong ng pag-unlad at paggamit ng moderno, naaangkop, sulit sa halaga at ligtas sa kapaligiran na makinarya at kagamitan upang maging produktibo at maayos ang pagsasaka. Binanggit niya ang pagiging maagap na paggamit ng solar-powered irrigation pump upang patubigan ang mga sakahan sa gitna ng pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Sinabi ni Dobongco na ang naturang solar-powered irrigation system ay magbibigay daan upang mapataas ang bilang ng pagtatanim sa pamamagitan ng patuloy na pagbibigay ng napapanahon at maasahang pangangailangan ng tubig sa irigasyon, lalo na sa mga minsan sa isang taon na pagtatanim o mga lugar na umaasa sa ulan. Ang solar-powered irrigation system ay isang cost-efficient at climate change adaptive technology na hindi nangangailangan ng paggamit ng gasolina, hindi apektado ng power interruptions, madaling patakbuhin, ligtas sa kapaligiran, angkop para sa malayong watershed at rain-fed areas, at nangangailangan lamang ng konting pagpapanatili. Ang solar-powered irrigation system ay ipinatupad sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project ng Department of Agrarian Reform na idinisenyo upang matulungan ng ARB organizations sa mga liblib na lugar para mapatubigan ang kanilang lupang sinasaka upang madagdagan ang kanilang produksyon kahit sa panahon ng tagtuyot. Ito si Mary Ann Babaw para sa Radyo Alternatibo Balita Nationwide.